Okay, magandang umaga po. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at mapayapang katatayuan sa panahon pong ito. Welcome po sa ating worship service online. Dito po yung ating pangatlo. So please gather your family and enjoy the Lord as we worship. Tayo po ay magsisimula by singing these worship songs to the Lord. God bless po. Beside you, oh.
are welcome to me. The kindness of mercy that bought with blood, wholeheartedly, my soul undeserving. God, you're so okay, balik po tayo. Let's hear the message of the Lord. Sa panahon po natin ngayon, marami pong nag-iisip. They are thinking, planning, executing, evaluating, and adjusting to what things is happening right now. So marami po ang tawag po natin dyan sa ginagawa nila. They were controlling the situation. Hanggat maaari sa kanila pong karunungan, kakayang ipinagkalob sa kanila ng Diyos. Pero sa umagang ito ay gusto ko pong iatid sa inyo ang mensahe ng Diyos at gustong ipaalam that in this situation that God is in total control. Kaya ang pamagat po ng mensaheng ito, God total control.
Before we can learn to trust that God is in control of all of life's circumstances, we have to answer a few questions. Una, is God really in control? Yun po yung tanong, talaga bang ang Diyos ay nasa total control ng sitwasyon natin ngayon? Pangalawa, how much control does He have? So gaano ba kalaki ang control na meron ng Diyos sa sitwasyon natin ngayon na nararanasan sa kasalukuyan? If He is not in complete control, then who and what is? Kung hindi siya ang may kompletong control sa nangyayari, sino at ano ang kumukontrol? Pangapat po, how can I learn to trust that God is in control and rest in that? So dito po makikita natin paano tayo matututong magtiwala sa Diyos na siya ay nasa total control at tayo po ay maging panatag doon sa paniniwala natin ngayon. So God is in complete control. Yan po ang gusto kong paniwalaan nating lahat sa kasalukuyang nangyayari. So the concept of the control of God of over everything is called the sovereignty of God. Walang ibang makapagbibigay sa atin ng lakas sa atin at tiwala sa Diyos malibang maintindihan natin yung sovereignty of God in our lives. Ano ba ang sovereignty of God? Sabi po dyan, God's sovereignty is defined as His complete and total independent control over every creature, event, and circumstance at every moment in history. Pwede po nating sabihin that God subject to none or influenced by none, ang tawag po doon meron siyang absolute independent. God does what He pleases, only as He pleases, always as He pleases. Ginagawa po ng Diyos kung ano ang kanyang kinalulugod, sa natatanging kanyang ikinalulugod at laging lamang sa kanyang ikalulugod. God is in complete control of every molecule in the universe at every moment, and everything that happens is either caused or allowed by Him for His own perfect purposes. Mababasa po natin yan ang sabi po doon sa Isaiah chapter 14 verse 24. Sumumpa si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mangyayari ang aking balak, matutupad ang aking layon. So maliwanag sa kasulatan that God is admitting na siya po ay walang nagdidikta sa kanya, walang nang influence sa kanya. And in English it says, sabi po dyan sa Isaiah, "The Lord of hosts has sworn, saying, surely as I have thought, so it shall come to pass, and as I have purposed, so it shall stand." Nothing is random or comes by chance, especially not in the lives of believers. I-purpose it. Hindi po aksidente ang nangyayari ngayon, nilalayon po yan ng Diyos dahil meron po siyang gustong mangyari. God has resolved to do what He will do, and nothing and no one stand in His way. Buo ang desisyon ng Diyos sa kanyang ginagawa, at walang sino man o anuman ang makakadlang noon. Yan po ang sabi niya sa Isaiah 46 verse 10. Ang sabi po niya, "I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand and I will do all that I please," ang sabi ng Diyos. Sa Tagalog, sabi po niya sa Isaiah 46 verse 10, "Sa simula pa'y tinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin." So at this moment in time, sa ating pong nangyayari, is this a plan of the Lord? Yes, we can say that this is the plan of the Lord. Pinapangyari niya po yan. Yes, pinapangyari po niya, ang sabi po niya dyan sa Isaiah. So this is our powerful and purposeful God who is in control of everything. Yan po ang sabi niya doon sa kanyang mga pahayag. That should bring us great comfort and help to alleviate or relieve our fears. Sana yan pong pahayag ng Diyos na yan, yan po ang magbibigay sa atin ng malaking kaaliwan at sabi nga,
kapahingahan upang anumang bumabagabag sa atin o anumang tumatakot sa atin ngayon ay hindi manaig at hindi mangibabaw. So God is accountable only to Himself. He reports to nobody. He is not required at any time to give to any person any explanation or anything He says or does. Ang Diyos po, hindi po siya accountable kanino man at hindi po siya magre-report kahit kanino man. Hindi po siya nire-required ng time o ng sino mang tao para siya magpaliwanag sa kanyang ginagawa. He is the superpower above all powers in every area of His creation. We do not expect to understand fully the purpose for our trials until our Lord calls us home to be with Him. Maaaring hindi natin naiintindihan ngayon ang mga nangyayari kung tumanay kapag subukan sa atin, hindi natin agad makikita yung layunin at kahulugan ng lahat ng ito until the Lord Jesus Christ will reveal it to us. But we do know that He loves us too much to harm us and that He is far more concerned with our welfare than we are. Alam naman natin na dahil mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo talaga sasaktan, hindi niya tayo basta na lamang parurusahan. So God's choices are always right. Tandaan po natin yan. He is capable of carrying out any project to a successful conclusion without the possibility of fault or failure. Ulitin ko po yon. Sabi po dyan, God's choices are always right. Lagi pong tama ang mga pagpili ng Diyos. He is capable of carrying out any project to a successful conclusion without the possibility of fault or failure. Nothing in this universe happens by chance or accidents. For every effect, there is a cause. Ang Diyos po yon. Ang sabi po sa Ephesians chapter 1, verse 11 to 12. Sabi niya dyan, work at all things after the counsel of His own will, that we should be to the praise of His glory. Sabi po sa Tagalog, sa Ephesians chapter 1, verse 11, dahil kay Kristo, tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos nang siyang nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Tayong mga unang umasa sa kanya ay pinili niya upang parangalan ang kanyang kalwalhatian. So ang sabi po dyan, dahil kay Kristo tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos na siyang nagsasagawa. Sino po ang Diyos? Nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. So ang ibig sabihin po niyan, yes, God is in total control. God has a total control of all people. Makikita po natin ang katotohanan ng pundasyong yan na aking pong ipinahayag. Doon po sa buhay ni Haring Nebuchadnezzar. Si Haring Nebuchadnezzar, siya po yung hari ng Babylonia during the Babylonian Empire. Doon po sa kanyang second dream ay merong nangyari. So meron po sa kanyang panaginip ay gusto niyang ipa-interpret sa mga salamangkero doon po sa Babylonia at ipinahayag po niya ang kanyang panaginip doon sa Daniel chapter 4. Sabi niya doon sa kanyang panaginip, may mataas na punong kahoy na nakatanim sa daigdig. May I read in Daniel chapter 4 verse 10, sabi niya, ito ang panaginip ko habang ako'y natutulog. May isang napakataas na punong kahoy na nakatanim sa gitna ng daigdig. Tumaas ito hanggang sa langit, kaya kitang-kita ito ng buong daigdig. Madahon ang mga sanga nito at maraming bunga na maaaring kainin ng lahat. Sumisilong sa lilim nito ang mga tao, ang mga hayop at ang mga ibon naman ay namumugad sa kanyang mga sanga. Dito kumukuha ng pagkain ng lahat ng nilalang. In verse 13, nakita ko rin sa panaginip na bumaba mula sa langit ang isang anghel na nagbabantay. Sumisigaw siya ng malakas. Ibuwalang punong kahoy na yan. Putuli ng mga sanga. Lagasin ang mga dahon at isabog ang mga bunga. Itaboy ang mga hayop na nakasilong dito, pati ang mga ibong namumugad sa mga sanga nito. Ngunit huwag gagalawin ang tuod at ang mga ugat nito. Panikalaan ito ng bakal at tanso. Bayaan ito sa damuhan sa gitna ng parang. Bayaang mabasa ang amog ng ang taong ito at manirahan sa na parang kasama
ng mga hayop at mga halaman. Ang isip niya ipapalitan ng isip ng hayop sa loob ng 7 taon. Ito ang hatol ng mga bantay ng anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Maaari niyang gawing hari ang sino man niyang nais niya, kahit na ang pinaka-abang tao. So dito po sa kasaysayan nito ni Haring Nebuchadnezzar, we learn a lot of lessons about total control of God to people in this story. Ano-anong mga sakop ng total control ng Diyos sa buhay ng isang tao? Una, makikita po natin doon sa naging panaginip na yon. Of course, yung panaginip na yon pinatawag niya until there was a man na named Daniel, the prophet Daniel. Siya po yung pinatawag niyang uli at siya po yung nakapag-interpret ng panaginip niyang yon. At doon po sa kanyang panaginip, yun nga po, sa kabuuan ng nangyari, yun po ay patungkol sa kanya at sa kanyang paghahari. Bilang merong isang malaking kaharian at makapangyariang kaharian that time sa daigdig na to, the Babylonian Empire. Kaya lang doon po sa kanyang istorya, makikita po natin doon ang total control ng Diyos sa buhay ng tao. Apat na katotohanan that we can see in the total control of God. Una, He controls their position. Sa buhay po ng tao, ang Diyos po nagko-control ng mga posisyon. In Daniel chapter 4 verse 17, ang sabi po dyan, ito ang hatol ng mga bantay ng anghel upang malaman ng lahat ng buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Maaari niyang gawing hari ang sino mang nais niya kahit na ang pinakaabang tao. So dito po makikita natin in this verse, in this text, sinabi po ni Daniel, sinabi ng Diyos through Daniel kay Haring Nebuchadnezzar that he is in total control in the whole world. Ang sabi po niya dyan, maaari niyang gawing hari ang sino mang nais niya kahit ng pinakaabang tao. So sa pagkakatong ito, gustong sabihin ng Diyos that God is in control of this powerful king, the King Nebuchadnezzar. Sabi niya dyan, maaari niyang gawin kahit ang pinakaabang tao na hari. So dito makikita po natin, we can learn that in the story of Joseph. Pinuntuan po ito ng Diyos sa buhay ni Jose. Na isang, sabi nga po, ordinaryong anak ng isang pamilya, he became second highest powerful man in Egypt during that time. At what purpose? Bakit yun ginawa ng Diyos? Para iligtas ang sambahayan ni Jacob sa darating na kagutuman at sa darating na kapagsubukan. Pangalawa na makikita po natin that we can illustrate this point ay yung pong buhay ni Esther. Napamangkin po ni Mordecai. Iniligtas ang buhay ng mga Hudyo during the time of Esther nang siya po ay naging reyna na dapat ang mga Hudyong ito ay malipol. Pero saan po galing si Esther? Si Esther ay inampun lamang po ng kanyang tiyuin at pagkatapos inilaban po siya para palitan ang isang reyna, and the Lord, sabi nga po, elevate this ordinary woman sa isang antas ng pagiging reyna. For what purpose? Inianda po siya doon kasi ililigtas ng Diyos ang mga Hudyo na dapat bibitayin, pero hindi po nangyari yon dahil po sa isang ordinaryong taong inilagay ng Diyos sa isa sa pinakamataas na posisyon sa panahon yon. At walang iba po doon, si Esther. In our time, Diyos ang maaaring mag-raise up o naghahanda ng mga taong gagamitin sa ganitong mga panahon. Kasi po ang Diyos ay nasa total control. Siya ang naglalagay ng mga taong yan sa posisyon sa gobyerno to resolve our situation at this moment. Kaya sabi po ngayon, let us all believe in God that He has a total control in them. Kaya may panawagan po ang Diyos doon po sa aklat ng 1 Timoteo chapter 2, verse 2. Ang sabi po niya dyan, idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti't na kalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito.
So ano pong gusto ng Diyos sa kanyang mga anak? Because this was addressed to Timothy, and I do believe this Pastor Timothy will address this message doon po sa mga tao ng Diyos na nasa simbahan. Anong gusto ng Diyos sa kanila? Ang sabi niya, ipanalangin ang lahat ng may kapangyarihan, mga hari at may kapangyarihan, upang what? Tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. So ano pong hinahanap ng Diyos ngayon sa atin bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga tao? Ang tayo po'y manalangin para kanino? Para sa ating mga tao sa gobyerno. Para po sila makaisip ng tama, maayos at matagumpay na pamamaraan. Ang sabi po dito sa verse 3, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makalam ng katotohanan. So yan po ang unang point. Makita po natin that God control every position. Pangalawa po, at that story of Nebuchadnezzar, He can judge, the Lord can judge their actions. In Daniel chapter 4 verse 24, ito pong kahulugan, mahal na hari. Sabi ni Daniel, iyon ang hatol sa inyo ng kataas-taasang Diyos. Sabi niya sa Isaiah chapter 33 verse 22, sapagkat si Yahweh ang ating hukom, siyang mamamahala at siya rin ang haring magliligtas sa atin. Sabi po dyan, kung titingnan natin that God is in total control that He can, sabi nga po, judge people. Sabi po ng marami, sabi po ng mga, hindi natin alam kung fake news, marami kasing fake news o totoong news, sabi po nila, ang COVID-19 is man-made. Sabi ng iba, ay Satan-made. Pero ako po, alam ko, God permitted this to be made and He will judge everyone kung sino man po may kinalaman nito. Maganda ngayon, sa panahong ito natitimbang tayo ng Diyos sa paggawa ng mabuti, hindi po sa paggawa ng masama. Kasi ang sabi po ng Diyos sa Awit chapter 9 verse 8, pinapamahalaan niya ang daigdig ayon sa katuwiran, inahatulan niya ang mga bansa ayon sa katarungan. So kung titingnan po natin, paano po isasagawa ng Diyos ang kanyang total control? So una, isinasagawa po niya ito by having that control in every single position in this earth, even in those particular, sabi nga po, or respective government of a respective nations. Pangalawa, ang Diyos po ay ahatol at meron po siyang judgment. Ibig sabihin, kaya nga po, ito pinapatunayan na that He is in total control of everything. Pangatlo, ang Diyos po, He can change their situations. If God, sabi nga po, He can control the position. Sabi nga po dyan, He can judge their actions. Pangatlo po, we can say, He can change their situations. In Daniel chapter 4 verse 32, ang sabi po dyan, ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan ka sa kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao at maaari niyang ibigay ito kanino man niya naisin. So this is another strong message to King Nebuchadnezzar. So makikita po natin sinasabi ng Diyos dyan. Sabi niya, kung anong magiging sitwasyon, ilalagay na sitwasyon sa haring ito na makapangyarihan. 7 years, siya po'y mamumuhay bilang isang uri ng hayop na nandun po sa parang, o nandun po sa kagubatan, ang sabi po niya dyan. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao. At maaari niyang ibigay ito kanino man niya naisin. In verse 29, lumipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip. Minsan, namamasyal ang hari Sardin sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia. Sinabi niya, talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lunsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Nakakatakot po
yung pride na yon ni Aring Nebuchadnezzar. Prideful talaga, nakakatakot talaga, sobrang pagmamataas sa harap ng Diyos. And in verse 31, hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ng isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao at maaari niyang ibigay ito kanino man niya naisin. In verse 33, sabi po doon, nangyari agad kay Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya sa parang at kumain ng damo tulad ng baka. Nabasa siya ng hamog, umaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila at ang kuko ay naging tila kuko ng ibon. Si Nebuchadnezzar, from palace to wilderness, from king to slave, from human to animal-like, from high to low. And from that situation, he humbled before God. Mula po doon sa kalagayan ng yon, nangyari po ang gusto ng Diyos sa kanyang buhay na siya po'y magpakumaba. Then after that Nebuchadnezzar humble and believe in the sovereignty of God, siya po ay nirestored ng Diyos. God changed his situation. Ako po ay naniniwala, I do believe that this is what God is looking today in this earth. The proud should humble before the Lord. The powerful should submit their lives to the Almighty God. The rich should bow down to God and worship the Lord. This situation can easily be changed by the sovereign God kung yan po ay mamimit ng mga taong tila naging arrogant sa harapan ng Diyos, even this entire world. The Lord can really change a situation kagaya ng pagbabago ng sitwasyon niya kay Haring Nebuchadnezzar. From king to be like an animal, from like an animal to restore him as a king. So ang Diyos nagpapakita na siya po ang merong total control ng situation. So dito po makikita natin mga kapatid, tayo man po ano itong sitwasyon natin na nararanasan natin ngayon. Yan gusto ng Diyos na paniwalaan natin that this situation is under in total control of God. Huwag po natin kakalimutan yan. Panaligan po natin yan. Yan ang maghari sa atin ng katotohanan, hindi po yung anumang banta ng takot, hindi man po yung anumang banta ng sakit. Oo po, nag-iingat tayo. Pero huwag natin kalimutang pagtiwalaan ang isang makapangyarihang Diyos, the sovereign God. Pangapat po na katotohanan to learn the story of Nebuchadnezzar. Pangapat po, sabi po dyan, he controls their seasons. Anong kontrolado po ng Diyos? Kontrolado po niya yung mga panahon at pagkakataon. In Daniel chapter 4 verse 32, ipagtatabuyan ko sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka. Sabi po dyan, 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao at maaari niyang ibigay ito kanino man niyang naisin. Sabi niya, 7 years until, sabi niya, hanggang kilalanin mo ang makapangyarihang kataas-taasang Diyos. So ang hangganan po ng Diyos kung hanggang kailan magpapakumbaba si Haring Nebuchadnezzar sa kanyang kataasan. I do believe ang hangganan ng Diyos sa nangyayaring ito kung hanggang kailan magpapakumbaba sa kanyang harapan ang maraming hari, ang maraming pinapanginoon, ang maraming makapangyarihan, gayon din po ang lahat ng tao. Saan? Sa harap ng Diyos. God, siya po ang naghihinta. The season, the timing, ang timing na po na ito, katulad ng sinabi niya kay Haring Nebuchadnezzar,
until he will humble himself before the Lord. At kilalanin niya, sabi niya dyan, kilalanin niyang nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao. In Daniel chapter 4 verse 34, pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nebuchadnezzar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito, sabi po niya, pinurikot pinasalamatan ng kataas-taasang Diyos ang nabubuhay magpakailanman. Kailan nagsimula ang crisis na ito, iyon ay nasa perfect control and timing ng Diyos. Kailan ito matatapos, nasa perfect control at timing din ito ng Diyos. Gaano katagal, gaano kaikli, alam yon ng Diyos because God is not losing His divine control of everything. In this situation, let us be composed. Ang Diyos hindi nagmamadali kasi hindi naman po siya nililate. Ang Diyos hindi siya nagme-makeup kasi anuman, kasi wala naman siyang nakakaligtaan. Hindi siya natataranta kasi alam niya ang kanyang ginagawa. Hindi siya nababahala kasi control niya ang lahat o kaya niyang lahat. Kaya compose ourselves in this truth. Compose ourselves to the Lord. Let me conclude, mga kapatid, sa umagang ito. The purpose of God to what is happening. Ang sabi po doon sa Exodus chapter 9, verse 29. Sinabi ni Moses, pagkalabas ko ng lunsod, mananalangin ako kay Yahweh. Mawawala ang mga kulog at titigil ang pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo. Sa gayon, malalaman ninyo na si Yahweh ang siyang may-ari ng daigdig. Sabi, during that time na nangyayari po yung salot doon sa Egypt, Moses said, pagkalabas ko ng lunsod, mananalangin ako kay Yahweh. So sa panahon pong ito, kagaya ng panahon ng kay Moses, mahalaga pong may naririnig, nakikita ang Diyos na nanalangin sa kanyang harapan. Ang sabi ni Moses, mawawala makulog at titigil ang pag-ulan ng malaking tipak ng yelo. At what purpose? Why God permitted those salot? Sabi niya doon, sa gayon malalaman yun na si Yahweh ang siyang may-ari ng daigdig. So dito po, makikita natin, nagpapakilala ang Diyos sa marami pa. That's why this is happening right now. Marahil marami po ang hindi kumikilala. Marahil marami ang nagmamataas sa harapan ng Diyos. Okay, the suffering today, multitudes have suffered and died. And multitude continue to suffer without knowing the reason why. Pero alam niyo po ba, kahit may pong ganitong mga suffering, mga ganitong kapagsubukan, in 1 Corinthians chapter 10, verse 13, sinabi po doon, sabi ng Bible, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So this is God's promise that He will place a limit upon the severity of the trial and that He will give us sufficient strength to bear up under it. So we realize that we are not the only ones to suffer without knowing the reason. Hindi lamang po tayo nagsasuffer ng ganitong panahon na hindi natin alam kung ano ang reason. Pero alam niyo po ba, sa buhay po ni Haring David, pwede po tayong merong matututuhan. So let us learn to David's personal testimony of the blessing he received from the afflictions he suffered. Sa kanya pong naging suffering, doon sa affliction na kanyang karanasan, meron po tatlong bagay na ituturo niya sa atin to end this message. Una, he bore witness to the sovereignty of God when he was afflicted. Sabi po niya, siya ay nagpatotoo doon sa makapangyarihan o kapangyarihan ng Diyos nang siya ay nandoon po sa suffering na yon. Etong sabi po niya sa Psalm
119 verse 75. Sabi niya, nababatid ko, O Yahweh, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. So here we have a clear testimony given by divine inspiration that God in righteousness sent afflictions into David's life and experience. Sana tayo rin ay makapag-witness sa goodness ng Diyos sa mga panahong ito. Sa katuwiran ng Diyos through this suffering na dinudulot ng COVID-19 na to sa ating mga buhay. Yan ang isang malaking layunin ng Diyos, to reveal His righteousness and let us witness for this in time of Christ like this. Pangalawa, na natutuwan po ni Haring David doon po sa kanyang afflictions and suffering. Sabi po niya dyan, David testified that affliction was a learning experience for him. He wrote in Psalm 119 verse 71, "Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot pagkat aking naunawang mahalaga ang iyong utos." So suffering is a required course in God's school and it should be a great learning place for every believer in the Lord Jesus Christ. Our trial has been for us an enriching experience. It has taught us some valuable lessons. Marami pong aral ang inilalatag ng Diyos ngayon sa atin sa panahong ito. Aral na maliwanag ang dinidirive ng Diyos sa panahong ito, sana po makuha natin. Karanasang magpapailalim sa pagkaintindi natin ang gustong iparanas ng Diyos sa panahong ito, sana po makuha natin. Test of character ang gusto ng Diyos na makita sa atin at makita natin sa ating sarili. Sana maipasa po natin at ma-discover natin kung sino tayo at maipasa natin ang lahat ng ito. And the third that David learns sa ganito pong afflictions, David testified how his affliction benefited him spiritually. In Psalm chapter 119 verse 67, "Ang sarili dati-rati namumuhay ng baluktot, nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod." Yes, spiritual benefits are to be derived from trials and suffering. Yan po ang sabi ni David. "God has placed us on earth that we may glorify Him. Yet if any man suffer as Christians, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf." So maliwanag po doon sa pinapahayag ni Haring David, di po ba, yung affliction po, ang ganda po ng naidulot noon sa kanyang buhay. Nag-witness po siya sa katuwiran ng Diyos. Nakita po niya at natuto siya doon sa school of suffering na ipinaintulot sa kanyang Diyos. At doon nakapagpahayag siya sa kabutihan ng Diyos. Sana ang baluktot nating pamumuhay ay matuwid through this crisis of COVID-19. Sana ang matuwid nating buhay ay lalo pang maging matuwid sa pamamagitan po ng crisis na to na ating nararanasan. Sana ang marumi nating buhay ay luminis through this crisis. At sana ang malinis nating buhay ay lalo pang maging malinis through this crisis. Sana ang dating malayo sa Diyos na buhay ay maging malapit na through this crisis. At sana po ang malapit nating buhay sa Diyos ay makatulong sa iba para maging malapit din ang buhay nila sa Diyos. The suffering season of life is a beautiful time to glorify God. It provides us with a fresh incentive to grow in grace and to develop spiritually. Kaya mga kapatid, ito po ang mensahe sa atin ngayon ng Diyos. Ano po ba ang suffering na to? Ano po ba ang crisis na to? Ang inire-reveal po ng Diyos maliwanag, gusto niya pong ipabatid that God is in total control of all these things. Kaya hindi po tayo dapat mawalan ng pag-asa, hindi po tayo dapat mapagarian ng takot, kundi tayo po ay manalig sa Diyos.
Marami po ang gustong ipahayag ng Diyos at maraming ang gustong ang kanyang layunin na gusto niyang mangyari sa pangyayaring ito. Kaya huwag po nating kalilimutan na tayo po'y laging dumulog, manalig, at tingnan po ang bagay na ito na nangyayari sa positibong perspective o sa pananaw na kung saan pananaw ng Diyos sa ating mga buhay. This is just a trials, a suffering, a seasons of suffering. But one day, tatapusin ito ng Diyos dahil siya may control ng time. Tatapusin lahat ito ng Diyos. At makikita natin na sa kanyang harapan, may papahayag ang kanyang kaluwalhatian at karangalan. Babalik ang maraming tao sa pagkilala sa kanya. Sana nga po, totoo yung maraming ipinapakita ngayon sa mga video clips. There are such hospitals na kung saan ang mga staff doon, mga doctors and nurses praying, glorifying the Lord. In the highways, there are such people really bowing down before the Lord. Sana nga po totoo yung mga clips na yan na nangyayari sa panahon natin. Because this is what God is looking for. Ang makita ang mga tao na nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Sana sa umagang ito at sa aral na ito, tayo pong lahat ay napagpala ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Banal naming Diyos, sa harapan mo po, Diyos, muli naming inilalagay ang aming mga buhay. Ang aming pagtitiwala. Ikaw ang Diyos na may control ng lahat ng ito, Panginoon. Iyo pong pinaintulot anumang bagay na dapat mangyari. Pinasisimulan at ikaw rin po ang maglalagay nito ng kawakasan. Kaya banal naming Diyos, sa iyo pong pangalan itinataas namin ang pagkakataong ito. Kami na iyong mga anak, naway masumpungan mo po kami. Una, nananalangin sa iyong harapan upang idulog ang ganitong kaganapan. Ipinapanalangin, O Diyos, ang mga namumuno sa bawat bayan, sa bawat bansa, upang sila'y matutong magpakumbaba sa iyong harapan, katulad po ni Haring Nabukadnesar. Sana sila man din po ay kumilala sa iyo bilang makapangyarihang Diyos. Yan po ang aming nilalapit at dinadalangin, O Diyos. Dahil katulad ng iyong naging layunin doon sa pangyayari ni Haring Nabukadnesar, gusto mo pong ipahayag na ikaw lamang ang may control, na ikaw lamang ang Diyos na tatatanging may total control ng mundong ito. Banal naming Diyos, yan nawa po ang ma-derive sa mga panahong ito na nangyayari sa aming mga buhay. But Lord, we pray in the name of the Lord Jesus Christ, patuloy mo pong aliwin ang lahat na tinatamaan. Yatid mo po ang iyong mga pagkalingang aliw, O Diyos, sa kanilang lahat. At sa iyong mga anak, O Diyos, hayaan mo po, masumpungan mo po sa amin na kami po'y marubdob, na nananalangin sa sitwasyong ito, na kami po ay sumusunod sa dapat naming gawin, na kami po ay nananahan at nagbubulay sa iyong mga salita from time to time, na kami po sa panahong ito ay may panahon na iniipon ang bawat membro ng pamilya namin. Ibinabahagi ang iyong salita, ipinapanalangin ang sitwasyon upang kaming lahat ay makapagpahayag ng iyong kabutihan, kaming lahat ay maging patotoo ng iyong katuwiran. Samahan mo po ang bawat pamilya ngayon na sadyang dumudulog sa iyong harapan upang magsumamo, upang hilingin ang iyong kalooban at upang magkaroon ng paghinto ang ganitong kalalagayan. Malalaming Diyos, napakaganda pong isipin na ikaw po ang may total control ng lahat ng ito. Ang posisyon, ang situation, ang season, lahat po ng yan ay control mo, O Diyos, para ipahayag at ipakita kung sino ka. Kaya sa umagang ito, Lord, we thank you, salamat po. Dinadalangin ko pong lahat ng nanonood, lahat, O Diyos, ng nakikinig at lahat ng nakapakinig, O Diyos, patuloy mo pong i-bless ang kanilang mga buhay. Ayaan mo po, maghari ang iyong kapayapaan dahil yun ang iyong sinabi. Huwag kaming mabagabag sa anumang kakanin at inumin. Marahil yan po ang pinag-aalala ng marami. But Lord, let your comfort, let your composure be upon them. Ayaan mo pong maging composed kami sa iyong mga sinabi. Ayaan mo pong maging composed kami sa iyong mga mensaheng ipinapahayag sa amin. At ayaan mo pong maging composed kami dahil alam naming nandyan ka, kagaya ng iyong sinabi, hindi mo po kami iiwan, hindi mo po kami pababayaan. I bless every single family, I bless every single gathering,
i-bless mo po every single, sabi nga po, live streaming and recording worship services, O Lord God. Patuloy mo pong pagpalain ang lahat ng ito at kasangkapanin sa panahong ito upang una, makilala ka at maipahayag ka na ikaw ang makapangyarihang hari sa daigdig na ito na aming kinalalagyan na dapat kilalanin ng sinuman. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po'y tinataas namin ang lahat. Sa pangalan po ng aming Panong Jesus. Amen. So, sana po kayo po'y napagpala ng mensahe ng Diyos sa umagang ito at sana ganun din po kayo with your family. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating pagsamba online with the Lord. Hintayin nyo lamang po after my pagkatapos ko po, ipapakita dyan sa inyong video kung ano po yung ating mga announcement. God bless po. Pagpalain po tayo ng Diyos at magingat po tayong lahat. Salamat po.